Kung balak mong magparehistro ng motor, ito lahat ang kailangan mong ihanda. Ito ang lahat ng requirements. Ito naman ang total ng magagastos mo. At kung handa ka na, ito ang buong proseso. Unang-una sa lahat, huwag kang pumunta sa LTO kung sira ang motor mo kahit isa dito. Dahil panigurado niyan ay ipapaayos pa muna sa iyo yan ng LTO officer. At kung umabsent ka pa sa trabaho, ay malaking abala ito kasi baka pabalikin ka pa kinabukasan. Step number 1, maintenance check. Silipin mo muna kung makakapasa ba ang motor mo sa inspection. Napaka-importante ng step na ito para hindi masayang ang oras mo sa araw ng pagpaparehistro mo. Ito ang kailangan mong ihanda. Headlight low and high, baba at taas na ilaw, busina, signal lights, kaliwa at kanan, sa harap at likod, taillight, brake lights, side mirror at muffler. Yan ang kadalasang sinisilip ng LTO officer sa motor mo. Kung walang ilaw ang motor mo, walang headlight, walang signal lights, o sira ang busina niyan, panigurado ay papauwiin ka muna ng LTO officer para ayusin. At isa na ako dun. Yan ang nangyari sa akin at sa iba ko pang nakasabayan sa pagpaparehistro ng motor. Kahit agahan mo pang punta at kahit ikaw pang una sa pila sa inspection area, ay ipapaayos pa muna ang lahat ng sira sa motor mo. Sinasabi ko na ito agad para hindi ka mabulaga at masayang ang pinila mo dahil kadalasan ay napakahaba ng pila sa inspection area. Sana ay huwag mo itong masamain at huwag mo sana akong tularan dahil malaking oras rin talaga ang gugugulin mo sa pagpapagawa pa lang ng motor. Payo ko sa'yo ay ipaayos mo muna ang motor mo bago ka pumunta sa LTO. Ito ang total breakdown ng binayaran ko sa motor shop. Taillight, brake lights, peanut bulb at labor. Ito lahat ng ginastos ko. Sabi ko nga kanina, kung nag-leave ka pa o umabsent sa trabaho, malaking abala to dahil imbes na nakapila ka para sa proseso ng rehistro, ay mag-uubos ka muna ng oras sa pagpila sa motor shop. Maintenance check. Maintenance check. Step number 2, requirements. Requirements. Ito ang lahat ng kailangan. ORCR, plaka, emission test, at insurance. Unahin mo muna itong gawin. Itong dalawang ito. Tapos, ito namang dalawa sa dulo, sa mismong LTO mo na yan kumpletuhin. Ito ang proseso. Handa ka na ba? ORCR. Magpa-photocopy ng OR at CR. Ang OR ay ang lumang official receipt na ibinigay ng LTO. Ito yung resibo. O kung bago naman ang motor mo, ito yung binigay ng dealer o pinagbilhan mo ng motor. Ang CR naman ay ang Certificate of Registration. Makukuha mo rin ito sa dealer at hindi ito nire-renew. Katibayan ito na sa'yo talaga ang motor o kung sino ang unang bumili o unang nagmay-ari ng motor. Nakalagay din dito ang detalye ng motor mo. Laging dalawang kopya ang ipa-photocopy. Ibibigay mo ang dalawang kopyang ito mamaya sa mismong proseso ng rehistro. At sa'yo na ang original, ORCR. Magdala rin ng folder, filer o organizer para hindi sabog ang mga papel mo. Baka kasi ma-out of place, mawalali pa rin ng hangin o mabasa ng ulan. Kung papel na lisensya ang dala mo, importanteng may filer ka para iwas basa ng ulan o baka mawala sa bulsa mo. Ingatan mo ang original copy ng CR o yung Certificate of Registration dahil mahirap yan palitan at isang araw rin ang proseso sa pagkuha niyan. Gandahan mo ang salansan sa documents mo. Hindi ganito, plaka. Kung may plaka ka na na galing sa dealer o LTO, napakaaluan yan dahil hindi ka nagagastos para dito. Ikabit mo na lang dahil requirement yan sa emission testing. Yan ay ayon sa bagong memorandum ng LTO ngayong taon. Kung wala ka namang plaka, asikasuhin mo muna ito. Kailangan mong agahan ang punta sa LTO
para mapacheck kung meron ka na bang available plate o virtual plate para sa motor mo. Kung meron na sa system nila, kailangan mong kunin ito sa dealer o kung saang office nila nirelease ang plaka mo. Hindi na kasi nila pinapayagan sa emission testing ang MB file number. Kung meron ka ng available na plaka, haharangin ka sa emission test at ipapaasikaso muna ang plaka mo. Kaya kailangan mo talagang sadyain muna at kunin sa dealer. Boss, pasuyo mo na. Parada mo na. Punta ka sa window. Eh, pakicheck lang po. Baka may plaka na po kayo. Window A? Eh. Window A? Pero kung malayo ang dealer at ayaw mo magpabalik-balik sa LTO, pwede namang gumawa muna ng pansamantalang paraan katulad nitong ginawa ko. Good morning, sir. Papacheck lang po yung sa plaka. Meron na po to, sir? Meron na po. Tanong nyo muna sa dealer, kamaya sa lipa kasi yan. Opo. Sa dealer, tanong sa dealer. Sige po. Salamat po. Nagpa-print muna ako ng temporary plate. 50 pesos lang ito. Nagpa-laminate ako ng temporary plate at dapat ito ang format. Ayon ito sa memorandum ng LTO. Hindi pwede yung lumang format katulad nito. Dapat ito ang format na sundin mo. Emission test at insurance. Para naman sa emission test at insurance, maganda kung sa mismong LTO mo na kunin para isang lakaran na lang. Laging may emission center at insurance katabi ng LTO. Ito ang matatanggap mo na certification sa emission center kapag pasado na ang motor mo. Ito naman ang itsura ng insurance. Kung may plaka ka na, ayos din na maghanap ka ng murang insurance company na accredited ng LTO. Yung iba nating motorista ay pumupunta sa Cebuana dahil mas mura ang bayad doon ng insurance. Speaking of mura at babayaran, step number 3, cash. Manipis lang naman ang kailangan mo sa pagpaparehistro. Kung wala kang penalty at on time ang pagpaparehistro mo, ibig sabihin 1 year expired o ilang buwan na lang ay matatapos na ang rehistro mo, magdala ka ng 2,000. Labis na yan. Ngayon, kung 2 years to 3 years paso o expired ang rehistro mo, magdala ka ng 3,000 at labis na rin yan. Kamukha nitong sa akin, 2 years paso ang rehistro ko, kaya 3,000 ang dadalhin ko para sigurado. Mamaya ipapakita ko sa iyo ang lahat ng binayaran at ginastos ko. Motor o tricycle, parehas lang bayad. Ito ang price list para sa emission at insurance. Iba-iba ang presyuhan ng emission test at insurance depende sa lugar. Pero ito ang estimated na gagastusin. Magdala ka ng sobra para hindi ka kaposen sa budget. Kung nakaabot ka dito, congratulations, handa ka na sa proseso. Malapit na tayong umabot sa 100,000 at nagpapasalamat ako sa lahat ng nanonood, katulad mo kaibigan. Gusto ko pa sanang gumawa pa ng iba pang mga makabuluhang content. Kaya kung hindi naman abala sa'yo, palike naman itong video at pasubscribe na rin itong channel. Bala ko talagang makatulong pa at ibalik ang pagtangkilik nyo sa pamamagitan ng paggawa pa ng mga videos para magawa ko rin to ng full time. Malaking tulong to para sa akin at para malaman din ni YouTube kung dapat ko ba bang ituloy ang paggawa ng mga ganitong tutorial videos. Again, maraming salamat at tuloy na tayo sa proseso. Step number 4, registration. Una mong gawin ay pumunta ka sa pinakamalapit na LTO. Nandito ako ngayon sa LTO Sabang at dito na ako magpaparehistro. Una mong babayaran ay parking fee. Pagkatapos, dumiretso ko na agad sa cashier para magbayad ng emission at insurance. One-stop shop dito pagdating sa insurance at emission, meaning package ang bayad. Ang sunod na babayaran mo na ay stencil at rehistro sa LTO. Ibigay sa cashier ang dalawang kopya ng ORCR na pinaphotocopy mo kanina at magbayad ka na. 950 ang binayad ko dito, 550 sa insurance at 400 naman sa emission test. Pagkatapos magbayad, dumiretso ka na agad sa emission center. Ito ang pinakamatagal na proseso kaya pumila ka agad. May numbering system naman sila dito pero hindi ka matatawag kung wala ang papel mo sa tray. Kaya ilagay mo na dyan ang papel mo para matawag ka agad.
hintayin mo na at aasikasuhin nila ang motor mo. Ang problema ko lang dito ay wala akong plaka na galing sa dealer. Kaya ang ginawa ko ay pumunta ako sa LTO Customer Service para kunin ang initials ng plaka ko. Pagkatapos ay nagpa-print ako ng temporary plate. Pagkatapos ay bumalik ako sa emission center at pumila ulit. Kapag tapos na, okay na lahat, pasado ka sa emission testing. Sige po, sir. Sir, ano nang susunod kong proseso? Oh, insurance po, bago dyan kayo tagnera. Oh, sige. Prebarya lang po tayo sa extension call. Opo. Magkano, sir? Ay, nabahala, sir. Ay, bibigyan ka nila nito. Dumiretso ka na sa insurance. May pila rin sa insurance, kaya ipasa mo na agad ng papel mo para maproseso nila agad. Bayad mo naman na ito, kaya no problem na. Hintayin tawagin ng pangalan mo. At kapag tapos na, ibibigay na nila sa'yo ito, ang insurance copy mo. Ngayon, dumiretso ka na sa inspection. Pumunta sa inspection area at agad mo nang ipasa ang documents mo sa LTO officer. Ang haba kasi ng pila dito at paunahan, kaya ipasa mo na agad para makalinya ka na. Kadalasan ay may designated area sila para sa inspection ng motor, katulad nito. Dahil pinaayos mo ng motor mo, hindi ka na magkakaabirya dito. Kung pasado na at binalik na sa'yo ang papel mo, diretso ka na sa mismong opisina ng LTO. Babayaran mo na ang rehistro ng motor mo para sa taong ito. Kasama na dyan ang penalty kung ilang taon mo hindi pinarehistro ang motor mo. Sa mismong opisina ng LTO, sa guard ko pinasa ang documents ko at binigyan niya ako ng queuing number. Ngayon, pinapwesto niya ako sa cashier para doon antayin ang pangalan ko at magbayad ng rehistro sa LTO. Depende sa dami ng tao ang oras ng pag-aantay mo. Pero easy lang naman to, kaya maupo ka muna at hintayin tawagin ng pangalan mo. Kapag tinawag ka na, ay saka ka na magbayad. Kung nabayaran mo na ang dapat babayaran, congratulations! Rehistrado ka na. Bibigyan ka nila ng bagong OR. Nga pala, may nakalimutan akong napaka-importanteng step dito. Kung gusto mo makapasok sa online registration ng motor, ito yung magbabayad ka na lang online para hindi ka na pumila sa LTO, pwedeng GCash o sa 7-Eleven. Dapat, bago magbayad, ay ipaalam mo muna sa customer service na gusto mong ipalink ang motor mo sa LTMS portal. Hindi kasi pwede yung magbabayad ka muna saka mo ipapaalam. Ngayon, kapag na-link na ang motor mo sa LTMS portal, pwedeng online na lang magbayad para hindi ka na pumila ng pagkahaba-haba sa LTO. Ang problema ay hindi ko ito nagawa. Nawala sa isip ko siguro dahil sa pagod, kaya nakapagbayad muna ako bago ko itanong sa customer service. Hindi na ako pinayagan at hindi ko na rin nadaan sa pakiusapan. At ang sabi ay sa susunod na rehistro na lang daw, bali next year. At hindi ko alam kung bakit hindi ito otomo. Baka mahilot, sir? Baka pwede ngayon? Baka yan, sir. Kasi ano lang to, sir? Ngayon lang talaga. Ayun, ano, 29. Tinatanong ko sa kanya eh. Pwede mo na yan. Next renewal na. Lahat ng babayaran. Emission test, CPPL insurance, registration MVUC, stencil, parking repair at plate number, total.